Hello guys, welcome back na naman sa ating channel sa Tatsuke Boy Kolokoy. So ngayon guys, may bago tayong tutorial na ituturo dito. So sana panoorin natong video na to hanggang sa dulo para talagang matutunan nito guys. At sana guys, huwag niyong kalimutang i-share at i-subscribe yung ating channel para lahat naman tayo dito guys masaya. At sana guys, huwag niyo rin kalimutang pindutin yung notification bell para always happy tayo dito lahat. So yeah. Guys, so ngayon ang ituro natin dito guys, ituro ko sa inyo kung paano natin i-refund yung pira na nasave natin sa maling tao. So ayan, nasave natin sa maling number. Kasi kahapon minessage ako sa kapatid ko na manghiram siya ng pira via GCash. So ayan, nagsend ako tapos mali yung number na pinasa niya, mali yung dolo. So ayan, ito yung ituro ko sa inyo ngayon kung paano natin ibalik yung pira. So ayan, open ko lang yung GCash ko. So ngayon guys, nandito natin sa ating GCash. Ang gawin natin dito, una punta tayo sa ating profile. So ayan, so scroll up lang natin. So ang pindutin natin dito itong help. Ayan. Tapos dito sa baba itong view more article. Ayan, pindutin natin yan. Tapos dito itong search. Ayan, i-search natin ang I send money to the wrong person. Search. So, ang pindutin natin dito, itong una. What should I do if I send money to the wrong person? Wrong account. Ayan. So dito, ang gawin natin, itong file a ticket. So ayan, send a ticket. So ayan na, dito ilagay natin yung email. Yung email mo na active email para doon nila i-send yung feedback nila. So yung GCash registered full name. So yung kung anong naka-register sa GCash no, yun yung full name nyo. Tapos ang mobile number ng GCash nyo. Tapos dito yung category, concern category. So ayan. So dito itong piliin natin tong send money GCash to GCash. So scroll up natin. So itong piliin natin yung I send money to the wrong person single digit error. So ayan, dito ipaliwanag niyo yung kung ano yung gusto niyong mangyari. So ayan, sa akin I send money to the wrong person, please help me to refund the wrong transaction. Yan, I send money to the wrong person, please help me to refund. So refund the wrong transaction. Yan, kita nung piliin natin dito. Tapos yung GCash register email natin. So yan. Ng kamay ko. Tapos yung number ko yung nagpadala.
Ayan. Tapos yung wrong number. Pipis ko lang. Ito kasi yung number niya. Tapos yung nagkamali, andolo. Naging 8. So, ito yung correct recipient number. Ito na yung number niya. So, ito siya. So, yung una, ito yung nagkamali. Ayan. So, ang nakaregister niya doon, kung anong pangalan niya doon. So, yun yung ilagay mo. So, kahapon pa siya, lagay ko ng 25. Ayan. Did you receive the GCash reference number? Yes. Notebook. So, ilagay ko yung reference number. Ito. Check ko lang ulit. Tapos yung amount, so 500 lang. 500 lang naman yung pinasa ko. Tapos add kayo ng screenshot. Kung may screenshot kayo sa pagpasa nyo, or pwede i-download nyo, upload. Ayan. Basta may maisin kayo. Add files. Sa akin, sana yun. Ayan ko. Ayan, ito na siya. So, select. Okay, so na-upload na yung ano natin. Check natin ulit. Ayan, okay na. Mukhang okay na. So, submit lang natin. So, ayan guys, your request was successfully submitted. Ayan. So, ngayon, punta naman tayo sa ating email. So, sa pagkakaalam ko, mga 12 to 24 hours, maripa na to. So, ayan, punta tayo sa ating email. So, ito na siya. So, ayan guys, kayo na lang yung bumasa. So, ito, bukas, bali, mag-email din siya sa akin. Hintayin lang natin to. O, baka mamaya. Kasi hindi pareha, may minsan, bumalik agad. Update ko lang kayo kung mga ilang oras. So, ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong itong video sa inyo. Sana huwag niyo rin kalimutang i-share at i-subscribe natin sa channel para lahat ng dito guys masaya. Sana huwag niyo kalimutang pindutin yung notification bell para lahat naman tayo dito tumunog-tunog pag may bagong upload na. So, ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood.